Bigwas. Ako po'y medyo humingi ng paumanhin sa inyo na late po tayo konti ha. At ang atin po kasing pamagat ngayon mga kabigwas. Eto na po mga kabigwas, Elgin Damasco, papatayin na umano si Bigwas. Mga kainahinala na tao ay pumapaligid na sa kanyang nasasakupan. Yan ha. At in BI, hindi pinansin ang pakiusap na imbestigahan kung sino ang papatay kay Bigwas sa Palawan. Abangan ninyo kung bakit nagkaganito. Yan, mayroon pong mga video po kayong mapapanood ngayon. Eh lalo na ngayon, eh kung ngayon ay gusto na nila kong katayin, eh video agad, huwag na ka mag-alala, lalabas natin yan. Eh kahapon, hindi pa ba ninyo inaunawaan yung kahapon, napakalinaw na nun. Ha, lalo na pag nailabas na, eh gagamitin natin minsan yung atin pong ano. Malinaw na po yun, lead na po yun. Okay, ang atin pong lead ngayon o pamagat, saan yun pamagat, paano mo ilabas yung pamagat para maunawaan o paano ilalayan. Elgin Damasco, papatay na umano si Bigwas. Mga kainahinala na lalaki ay na tao, pumapaligid na sa kanyang nasasakupan. In BI, hindi pinansin ang pakiusap na imbestigahan kung sino ang papatay kay Bigwas. Talagang ayaw na talaga ninyong mabuhay yung mukha ko. Ay endangered ito. Hindi kayo manghihinayang. Sabi naman ng 509, Boss Tommy, di po dapat bandera. Pangalan yan, dapat kasabwat. Oh, tama. Okay. Okay, eto. Atin pong umpisahan po mga kabigwas. Ang atin pong kung bakit gusto nang patayin. Matagal na pong lagi nga binabantaan itong inyong lingkod dahil lamang sa pagsisiwalat ng mga katiwalian at nais nating lumabas ang katotohanan. Ha? Ito po mga kabigwas, ang inyo pong mapapanood ay broadcast po ni Elgin Damasco. Ito po ha, alam mo ba kung paano ito ano, i-operate? Yung technician natin isa i-operate yung ano yung video ni na binitawan ni Elgin Damasco para kay Bigwas. Ha, nasaan ba ang audio niyan? Nandito sa ano? Sa streamer ba o nasa ano? Ah, nasa OTS. Okay, at atin pong okay, nasaan ito? Okay. Atin pong ayan ang audio niyan. Okay? O sige ha. Inyo pong pakinggan po mga kabigwas. Ito pong mga kataga na binitawan ni Elgin Damasco. Ito po mga kabigwas. Yan. Merong isang membro ng Commando Brotherhood. Okay. Na natulungan ko yung nanay. Yon. Nagkumpisal sa akin. Inuutusan daw sila na patayin itong isang broadcaster na bumibira sa akin para isisi daw sa akin at ipalabas nila na ako ang nagpapatay. Yan po mga kabigwas, ha? Gusto daw niyang palabasin na pat ako ang napatay ay palalabasin na siya ang may kagagawan. Yan, ha? Yan po ang kanya pong paliwanag na kapag ako po ay napatay na ay ibibintang daw sa kanya. Kita nyo na. Ibig sabihin po, dahil siyempre, siyempre, marami na tayong ilang beses na natin niya na nasagasaan, nais po natin na maimbestigahan. Ano po ba ang ginawa ng amin pong isa sa staff na nagmamanage ng himpilan namin? Ha, mga kabigwas, siyempre, nag-aalala sila. At kailangan mailabas ang katotohanan. Maimbestigahan man lang dapat itong si Elgin Damasco na diwinding itim na katulad kong diwinding puti. Magkapareho lang naman kaming laki. Ano? Kas malaki lang ako konti. Iyan, sabi niya, may papatay sa akin. Ha, di ba? Pero anong ginawa namin? Hiniling ng aming staff dito na imbestigahan ng NBI, ipatawag si Elgin Damasco kung sino
ang taong tinutukoy niya na papatay sa akin. Mga kabigwas, yan, nakita ninyo. Nasa loob yung dokumento, pero mababasa ba? Ano bang nakalagay? Kunin mo ngayong dokumento nandoon sa, kunin mo lang saglit para mabasa ko. Hiniling po ng aming staff, nandoon lang sa ibabaw ng mga folder dyan, na humiling po, hindi yan, nandoon sa loob ng ng amin pong isa sa manager dito, nang hiniling sa NBI. Alam nyo po ba kung sino ang pinagbigyan? Kanino in-address? Kay Cedric Kaabay. Kay Cedric Kaabay po yan, in-address. Kung si Cedric Kaabay madali na mag-imbestiga, pero bakit pagdating sa akin hindi na-imbestigahan si Elgin Damasco? Diba? Bakit hindi na-imbestigahan si Elgin Damasco? Ito po mga kabigwas, ayon po doon sa aming staff na dapat ay imbestigahan kagad. Ano ba kung ipatawag niya si Elgin Damasco? O Elgin Damasco, sinabi mo na mayroong taong ganitong papatay sa kanya. Sino ba ito? Para malaman natin, ang address po ay to Cedric Kaabay, Special Investigator 3, National Bureau Investigation, Puerto Princesa City. Anong hiling ng aming staff dito? I'm writing this letter to call your attention and take an action regarding on the state assassination plot of Mr. Elgin Robert Damasco, an active city councilor and the anchor of the own program Couscous Batikos. Aired at his radio station, Radio Bandera, on the same program, he stated that he received an info that there is an assassination plot for a broadcaster that keeps on attacking him, but the same assassination plot will be performed by the other personalities then later on while be blamed on his name. Inulit lang po. Ha? Ano po ang ginawa ni Cedric Kaabay? Natulog sa kangkungan po, mga kabigwas. Yan ha, nakita ninyo? Yan o, inibalik mo ko sa camera. Yan o. Natulog po yan. Wala pong investigation na nangyayari. Kaya dumating dito yung mga nakamotor, may daladalang video, kinukunan yung area ko. Nung hindi niya alam na mayroong mga CCTV sa area, na-trace namin ang plate number ng motor mula sa Caloocan City. Mula sa Bagong Silang, Caloocan City, na-trace namin ang motor na yon. Ngayon, sasabihin ninyo na ay magiging patas pa kaya ang investigation nito sa atin pong sinusolve na kaso. Mga kabigwas, mamamaya ng Puerto Princesa, dapat magbago na tayo. Kung ano yung tama, yun ang ating ipaglalaban. Gusto natin pagbabago, baguhin natin. Magkaisa tayo. Kailan pa ba tayo magkakaisa? Pag wala na ako, kailan pa kayo lalaban? Habang nandito pa ang taong handang lumaban para labanan ang mga katiwalian, kailan pa kayo mamumulat? Pag wala na ako, payag ba kayo niyan? Eh hindi, may usapan kami ni Satanas, sila mauna. May ginawa ba? Mayroong tatak ito, balik mo nga o. May tatak pa yan ha? Yan o, may tatak pa yan. Naimbestigahan ba ni Kaabay yan? Wala. Kaya isa yan sa mga file na gagawin natin para isubmit natin kay DOJ Remulla. Na ito ay unfair. Maraming matitino. Alam mo sa
kaibigan dyan sa NBI Puerto Princesa City? Marami! Matitino po yan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ko dyan kay Cedric Kaabay. Bulok ba? O mayroon lang siyang kinakampiyan o takot siya kay Damasco? Ba't ka matakot dyan? Ganun lang ba? Anong dahilan? Bakit hindi kayang imbestigahan? Mga kabigwas, para lang ba matatahimik tayo? Di samantalang kami o ako, naghahangad lang naman ng katotohanan na sana sa investigasyon dito kay Liubert at ng Gallino family, lumabas ang katotohanan. Eh, nasaan ba pati mayor natin? Eh, nanahimik, hindi naman nagbuo ng, sana nagbuo man lang sana siya ng Jubilant Task Force eh. Para mayroong gagalaw dyan, para magiging patas na bubuuin o kumposit sama-sama na mga magagaling na investigador. Bagamat mga kabigwas, wala pa namang resulta mula sa NBI kung ano ang resulta. Wala pa. Bagamat ipinakikita ko lang sa inyo, sana magiging patas si Kaabay rito. Eh sana kay Chief Garbo, bakit kasi pinabalik pa ninyo dito yan? Lumabas lang ang katotohanan. Ayaw ba ninyo? Kaya nga po nananawagan sa NBI eh. Hindi kasama ang sa aking pagpupuna, maraming mabait sa loob ng NBI office. Sa totoo lang, hindi sila sa ngayon sa ginawa na yan. Kasi ba? Unang hawak ko doon sa na-involve ito si Kaabay doon sa Karnap na mga pinagbibinta dyan. Pangalawa, ito, ano na nangyari nito? May investigation ba na nangyayari? Wala. Ilutang ninyo. Ikaw, Eugene Damasco, sino ba talaga yung papatay sa akin? Para puntahan ko na. Sino ba yan? Sabihin mo ngayon kung sino yung taong lumapit sa'yo para patayin ako. Pero wala. Lumapit tayo sa NBI, wala. Ngayon, paano ako ngayon makapag-isip? Sa totoo lang, babawi lang kayo kapag lumabas ang totoo sa resulta dyan sa investigation ng Jubilin, mawawala galit ko. Nakakabawi kayo. Ibig sabihin, nagbago na. Pero kung ganito na lang, lagi tayong walang hustisya. Kaya nga, nagtatanong sa atin yung iba natin mga vlogger, lalo na sila sila Makmak, yan, di ba? Sila, sino ba yan? Judea. Oh, sila Lori, Spencer ba yan? Oh, nagtatanong nga sila eh, saan ako kumuha o humugot ng lakas ng loob para isiwalat ang katotohanan? Mga kabigwas, ako mismo nakaranas dito ng panghaharas. Harassment, katakot-takot na ginawa nila sa akin dito. Aping-ate, langgam nga pag inakapainapakan mo, nangangagat eh. Ako pa kaya? Yan ang dahilan kung bakit wala na akong takot para ilabas ang mga kabuluhan. Pagdating ko pa lamang dito, inuuga na nila ako. Lalo na yung adik na Luis La Rosa na yan. Ha? Yan lalo na yung adik na Luis La Rosa na yan. Dagdagan pa niya, amon niya yan, si Eugene Damasco. Eugene, sino yung papatay sa akin? Ilabas mo na kung sino yung taong yan. Hindi ako papayag na hindi mo ilabas yan. Eh bakit walang nakikialam? Yan ang sinasabi ko. Ibig sabihin may pinipili. Diba? O ano? Yan! Inilabas ba? May investigation ba? Wala! Na nangyari sa scam dito na maraming pamilya nagbigti na kinuha ng chopper dyan sa Palawan National High School. Ano nangyari dyan? Yung chopper, yung helicopter na kumuha ng pera na sakusakong bag, na pera, sakusakong pera. Oh, may report ba kung kaninong helicopter yon? Wala! Di ba? Ibig sabihin, pili lang! Sa buhatan ang nangyayari. Ibig sabihin, kapag ako'y napapay, sasabihin nila, ay marami kasing kalaban yan eh. O si Eugene Damasco, nagsabi na, nilalapitan na raw siya ng tao para patayin ako. Mabuti, alam niya
Bigayin na po yan, Sir Tom, at ilagay sa baso. Hindi na aabot ng isang baso yan eh. Sa totoo lamang po, kung ganito na lang mangyayari, pati ang magsisiwalat ng katiwalian ay babanggain, aapihin. Sino pang ganahan na magbulgar natin ang katotohanan ng katiwalian para ipalutang natin ang totoong damdamin ng mga mamamayan, lalo na ng nasa laylayan? Tanong ko lang, sige, kailan ninyo gagawin para palutangin at imbestigahan itong si Eugene Damasco kung sino talaga yung taong lumapit sa kanya para patayin ako? Mayroon pa bang maglalabas? Sa totoo lang, ang dami dito, inuna ko lang ito dahil baka mamaya bigla nila ako matsambahan. Pero tatawag muna ako kay Satanas mamaya, unahin sila. Dapat yan una muna bago ako susunod doon sa kanila. Imbestigahan, tanungin si Eugene, sino ba talaga yung papatay sa akin? Sino ba talaga? Sige, yan lang ang hiling ko eh. Masaya na ako, sino ba yan? Para makausap natin ng masinsinan. Oh, yung bandira ng kasinungalingan eh. Yan lang naman. Wala akong pakialam sa iba. Na nagbabalitang patas yan. Kung bagamat mayroon silang takot. Alam mo ba nung kinisinundo ko yung si Robert doon sa presinto? Alam mo ba sabi nila, Sir, ikaw na lang ang maglabas. Nandito lang kami, back up kami sa inyo. Hindi namin kaya yan. Oh. Totoo naman. Mga kakabigwas, ang hiling lang naman natin dito, ilitaw ang katotohanan. Kaya nga tayo nagtatanong eh, sana itong local government natin nakapagbuo na. Bumuo na ng isang Jubilin Task Force para naman hindi po malulugaw ang utak ng ating mga kababayan para matanong kung saan si Jubilin, kung sino-sino na ang nasa sangkot. Pero mayroon silang taong politikong kinatakutan na hindi mabanggit-banggit. Sino po dito nakakalam ang totoong name ni Is Abian? Ayan. Kaya tayo po magtulong-tulong kung ano po yung inyong nalalaman. Pagsama-samahin natin hanggang matitrace natin. Hindi yung tayo yung naglabas ng gusto natin ang katotohanan, eh bigla naman tayo pagbabantahan at patayin. Eh paano na? Oh, anong gagawin natin kung ganito na? Eh so, adik, nag-broadcast ka pa pala? Tinatablan ka pa rin ng hiya? Ay, hindi ka tinatablan ng hiya? Ano, gusto mo i-play ko itong isa galing doon sa loob ng kwarto na bagong video? Ha, adik? Ha? Gusto mo i-play ko ito isang bagong video? Katanghaling-tanghaling tapat, nakasanglas ka, humihit-hit ka pa. Kala ko nagbago ka na. Baka nagbago ka ng brand. Kailan ka pa ba magbago? Ngayon may kakayanan ka pang mag-broadcast dyan? Ha? Hindi kayo nahiyako. Sa totoo lang, kung ako aking himpilan ng ganon, kung aking himpilan na may nasangkot sa droga na broadcaster ko, sisibakin ko talaga. Mababahiran yung aking himpilan sa ganong broadcaster. Aywan ko lang, ipaparehab ko pa, ipahuli ko pa. Ang tanong, narehab ba itong si Louis La Rosa? Wala. Si Eugene Damasco na nagbitaw, napapatayin ako. Sino yung taong papatay sa akin, Eugene? Di ba isa kang public figure ngayon? Dapat ilabas mo yan. Oh, di ba?